Ito ang kauna-unahang floating hotel sa buong mundo. Matatagpuan ito noon sa Australia, isang marangyang 5-star resort. Mayroong nightclub, dalawang restaurants, research lab at mayroon pang tennis court na papalibutan ng napakagandang kulay turquoise na tubig ng The Great Barrier Reef. Masasabing isang paraiso sa gitna ng karagatan. Ngunit ito na ngayon ang kalagayan ng dating napakagandang floating hotel. Ang dating puno ng turista ay kinakalawang na at inabando na sa bansang North Korea at plano na itong ipa-demolish ni Kim Jong-un. Bakit ito inabando na? Anong nangyari dito? Paanong ang isang marangyang 5-star hotel ng Australia ay napunta at inabando na sa North Korea? Noong 1986 nang sinimulan ang paggawa ng floating hotel sa Bethlehem Shipyard ng Singapore. Matapos itong magawa, mula Singapore ay dinala ang floating hotel ng isang heavy lift na barko patungo sa napiling lokasyon, ang John Brewer Reef sa loob ng Great Barrier Reef Marine Park sa Australia. Pinangalanan itong Four Seasons Great Barrier Reef Resort. Ang 5-star hotel na ito ay mayroong 176 rooms na nakakapag-accommodate ng hanggang 350 na mga guests. Ngunit may mga news websites ang nagsasabi na mayroon daw itong 200 rooms. Mayroong nightclub, dalawang restaurant, research lab, library at isang tindahan kung saan maaari kang bumili ng diving gears. Mayroon ding tennis court. Ang pagiging bago sa ideya ng floating hotel ay naging patok sa mga divers at turista noong pagbukas nito. Kahit na ang hindi diver ay maaaring mag-enjoy sa napakagandang tanawin ng reef gamit ang submarine. Maganda ang konsepto ng hotel, isang paraiso sa gitna ng dagat. Ngunit may isang bagay na na-underestimate o hindi napag-isipang mabuti ng mga engineers, ang panahon. Isang malakas na bagyo ang tumama sa Australia, isang linggo bago magbukas ang floating hotel. Nasira nito ang isang pool na hindi na naayos pa. Lumubog din ang underwater observatory. Nasunog ang isang ferry at maraming nasugatan. Sa kabila ng pinsalang hatid ng bagyo ay natuloy pa rin ang pagbukas ng floating hotel. Ngunit sa mga araw na masama ang panahon, maraming nagre-reklamong turista dahil sa lakas ng alon. Gustuhin man nilang bumalik sa bayan, wala ring ferry ang makakapaglayag. Ganun din ang mga eroplano. Kaya napakalaking abala nito para sa mga turista. Dagdag pa sa problema, kinalaunan ay nadiskubre na napakarami palang mga bala na nabaon sa ilalim ng dagat malapit sa floating hotel. Nasa 100,000 na mga lumang bala na lumubog sa dagat noong World War II. Ikinatakot ito ng mga tao at dahil dito, humina ang bumibisitang turista sa hotel. Wala na rin masyadong aliwan ang hotel maliban sa snorkeling at diving. Pagkatapos lamang ng isang taon, ang Four Seasons Barrier Reef Resort ay na-bankrupt at nagsara. Ngunit ang tanong, bakit kaya napunta ang floating hotel sa North Korea? Bago tayo magpatuloy, nagustuhan niyo po ba ang content natin ngayon? Kung oo, ay mag-comment po kayo ng yes! Noong 1989, nagsimula ang pangalawang paglalakbay ng floating hotel patungong Vietnam. Binili ito ng isang kumpanya sa Ho Chi Minh City. Pinalitan ito ng pangalan at tinawag na Saigon Hotel. Naging matagumpay ang floating hotel sa Vietnam dahil sa madaling access nito. Hindi kasi ito inilagay sa gitna ng dagat, konektado lang ito sa mainland. Ngunit sa taong 1998, na-bankrupt din ang hotel at muling nagsara at naibenta sa isang bagong buyer. Inilakbay muli ang floating hotel sa ikatlong pagkakataon patungo naman sa North Korea. Ito ay ipinwesto sa Mount Kumgang malapit sa South Korea upang makahikayat rin ng turista. Pinalitan ulit ng pangalan at naging Hotel Haegumgang. Noong mga panahon kasi ngayon, ang North at South Korea ay nagsisikap bumuo ng magandang relasyon at may mga peace talks na nagaganap. Binuksan ang hotel noong Oktubre 2000 at pinamahalaan ng isang kumpanya ng South Korea, ang Hyundai Asan. Sa paglipas ng taon, pinahusay ng Mount Kumgang Tour ang Inter-Korean Reconciliation at nagsilbing pivot
pivotal point para sa inter-Korean exchange bilang sentro para sa pagkikita at reunion ng mga nagkahiwalay na pamilya sa North at South. Ngunit taong 2008, binaril at napatay ng isang sundalong North Korean ang isang babaeng South Korean na gumala sa labas ng boundary ng Mount Kumgang at nakapasok sa military zone. Nagresulta ito ng pagsuspinde ng Hyundai Asan sa operasyon ng hotel. At kinalaunan ay tuluyan nangang nagsara ang Hotel Haegumgang at naiwang abandonado ang floating hotel sa North Korea. Noong 2019, binisita ng pinuno ng North Korea na si Kim Jong-un ang lugar ng Mount Kumgang at pinuna ang maraming pasilidad, kabilang ang Hotel Haegumgang, dahil sa pagiging sira at puno ng kalawang. Inutos niya ang demolisyon ng lugar kabilang na ang floating hotel bilang bahagi sa plano niya na muling idisenyo ang lugar sa estilong mas angkop sa kultura ng North Korea. Ngunit nangyari ang pandemya at lahat ng mga plano ay pansamantalang natigil. Ngayon, hindi pa malinaw kung ang plano ng North Korea ay naipagpatuloy o hindi. Sabi ng isang netizen, maganda sigurong gawin na lang daw itong bilangguan. Ikaw ka, Awesome! Ano kaya ang mas magandang gawin ng North Korea upang mapakinabangan ang floating hotel? Pakilagay ang inyong opinion sa comment section. This is your Ate O from Our Republic. Hanggang sa muli and stay awesome!